Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa loob ng ating pagdiriwang na banal na misa, mga kapatid, dialay po natin ang misang ito para sa kapayapaan sa buong mundo. Let us include in our prayer for the peace of the world. Sa lahat po ng mga intention, especially we remember lahat ng mga kapatid natin mag-take ng mga board examinations, mga intentions po natin, mga personal intentions, intentions natin mga pamilya, mga lahat ng intentions po na binigay sa atin sa simbang ito. At alalahanin po natin ang, sa loob ng misang ito ang lahat ng mga kapatid natin may sakit na sa kanilang mga bahay, sa mga ospital, at mga kapatid nating nagtatrabaho ngayon nasa abroad na nakatutok at sumasama sa atin online sa misang ito. At ating pong isama sa ating mga panalangin ang lahat nating mga kapatid na yumao, lalong-lalo na yung mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awa ilayo sa amin araw-araw, ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay, ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na, bagamat sa tingin ng tao, sila'y
pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Silang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poo natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Amat ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y mga aliping nag-aararo o nagpapasol kaya sa, ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain.
Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ginagamit ng simbahang Katoliko ang katagang lingkod ng Diyos or servant of God. Kapag ang kaso ng isang tao ay binuksan para sa posibleng canonization, magiging santo. At ang simbahan ay nasa unang hakbang ng pagsisiyasat sa buhay at ng gawa ng tao. Bakit tinatawag siyang lingkod ng Diyos? Kasi mga kapatid, ang pamagat ay nagsasabi na ang taong ito ay hindi pinarangalan para sa kanyang mga nagawa bilang tao, kahit gaano pa ito kahusay. Sila ay sinusuri para sa kanyang pagkakakilanlan sa harap ng Diyos. Anumang kabanalan ay pangunahing gawa ng Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang banal. Kaya sinasabi natin na sila ay lingkod ng Diyos kasi hindi dahil sa mga lahat na ginawa nila, kundi sa biyayang binigay ng Diyos sa kanila. Naging lingkod po sila ng Diyos dahil sa biyayang ibinigay ng Diyos sa kanya. Sa lahat na mga nagawa ng Diyos para sa taong iyon. Kung iisipin mga kapatid, ganun din po tayong lahat. Sinabi nga sa unang pagbasa mga kapatid, pagkat ang tao hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Tayo pong lahat, mga kapatid, yung mission po natin dito sa mundong ibabaw ay dapat nating tularan, dapat nating sundin ang Diyos para sa ating buhay, mapakita natin na totoo talaga ang Diyos at ang Diyos natin ay buhay. Kaya nga, marapat mga kapatid na dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Kahit kung iisipin natin mga kapatid, lahat naman talaga ay isang biyaya galing sa Diyos. Lahat ay biyaya mula sa Diyos. Ang ilan po sa atin nandito ngayon kasi nagpapasalamat dahil sa lahat ng mga biyayang binigay ng Diyos ng Poong Nazareno sa atin. Ang iba sa atin nandito kasi nagpapasalamat dahil nakapasa ng board exam. Siguro ang iba sa atin nandito kasi nag-grant yung visa nila. Siguro ang iba nandito ngayon kasi at last, meron na po kayong anak na for how many years you've been praying for it. Ang lahat po mga kapatid ay biyaya galing sa Diyos. Kaya nga, marapat nga tayo magpasalamat sa Diyos. Tatlong punto lang po mga kapatid. Kailangan nating ialay ang ating mga panalangin at pasasalamat at mga gawa ng pag-ibig ng Diyos upang tayo ay lumago sa biyaya ng Diyos. Kailangan nating magpasalamat sa Kanya para tayo lumago. No? Lumago sa biyaya ng Diyos. Kasi ang taong hindi nagpapasalamat mga kapatid, yun yung taong hindi bukas palad, kundi close ang kanyang palad. Ang taong nagpapasalamat ay palaging open ang kanyang palad at sa kanyang puso sa lahat ng biyayang paparating pa galing sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, kailangan nating isalang-alang ng ating paglilingkod sa ating kapwa bilang isang sagradong tungkulin na utang natin sa Diyos bilang kapalit sa kanyang hindi mabilang ng mga pagpapala. In short, mga kapatid, every time that we give thanks to the Lord, sa bawat pagkakataon na nagpapasalamat tayo sa Diyos, tayo din po ay mga kapatid ay nagbibigay tulong sa iba. Kasi alam natin mga kapatid na ang lahat ng biyaya, ang lahat ng ito sa buhay natin ay bigay ng Diyos at tayo lang po ay mga instrumento ng Diyos para sa biyaya sa ibang tao. Kaya nga mga kapatid, makikita natin yung mga taong puno ng papasalamat sa kanilang puso ay yung taong napaka-generous. No? Yung taong
mahilig magbigay kasi alam nila yung pagkakataon na silang walang-wala sa buhay. Ang mga taong generous o mapagbigay, mga kapatid, sila yung taong palaging nagpapasalamat sa Diyos. Kasi at the end of the day, alam nila na ang lahat ng natanggap nila ay galing sa Diyos at dapat lang ibalik sa Kanya. Pangatlo, mga kapatid, ang pag-ibig at ang pagbubukas palad ng Diyos ay dapat mag-udyok sa atin na ibigay sa Kanya ang pinakamahusay na nasa sa atin bilang ating magawa ng papasalamat. In short, mga kapatid, if we bring back to the Lord, kailangan ibigay natin yung best natin. No? Minsan, kapag mayroon tayong hinihiling sa Diyos, ginagawa natin lahat. No? Marami tayo mga dinadasal, pero ang problema kasi, kapag natanggap natin yung mga biyaya, minsan, kinakalimutan na natin ng Diyos. Minsan, pumunta po ako sa isang bansa, and na-realize na, narinig ko po yung kwento na sabi na isang pare, kung kaibigan na pare, na sabi, you know, ang mga Pilipino dito, grabe yung dasal. Especially kapag nagdadasal sila, kapag magkakaroon sila ng visa na maging immigrant, maging citizen sa bansang ito. Pero unfortunately, kapag naging citizen na, hindi mo na sila makikita sa simbahan. Hindi mo na sila nakikita ang nagdadasal. Hindi mo na sila nakikita ang nagsisimba kapag Linggo. Bakit? Kasi nakakalimutan nila ang Diyos. Bumabalik lang sila sa simbahan kapag may another problem naman dumating sa kanilang buhay. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po ay nakatanggap ng mga biyaya ng Diyos, dapat po tayo magpasalamat. At kapag tayo magpasalamat sa Kanya, dapat ibigay din po natin yung best. Kasi at the end of the day, lahat po ay biyaya ng Diyos. Lahat po ay binigay ng Diyos. Lahat ng biyaya sa ating buhay ay galing sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ako po'y masaya. Bakit? Kasi nakikita ko po dito sa simbahang ito na maraming taong bumabalik at bumabalik dito. Hindi dahil sa nangihingi pa kayo. Of course, part sa atin yan ng mga biyaya. Karamihan sa atin nandito mga kapatid dahil nagpapasalamat kayo sa lahat ng binigay ng Diyos. Imagine every January, no? Maraming taong pumupunta dito at nakikiisa sa selebrasyon ng Poong Nazareno. Dahil sila mismo, kayo, mga kapatid, ay nakatanggap ng maraming biyaya. At yung biyayang iyon ay alam natin na galing sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang mensahe at challenge sa atin ngayon ay dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ibinigay sa atin. Bakit tayo magpapasalamat sa Kanya? Una, kasi nagpapasalamat tayo sa Diyos upang tayo din, mga kapatid, lumago sa Kanyang biyaya. Pangalawa, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi alam natin na ang lahat ng ating natanggap, mga kapatid, ay galing sa Kanya. At pangatlo, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kapag tayo nagpapasalamat sa Kanya, alam natin ibibigay din natin yung best natin sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, sa misang ito, hilingin po natin sa Diyos na bigyan tayo ng biyaya, isang biyaya na makintil po sa ating puso at isip na dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi alam natin, ang lahat ng ito ay biyaya galing sa Poong Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na Kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo.
Ang mga pinuno ng ating lipunan naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama si Kristo Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na paghahalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Katanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri, parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling utos at turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng mga kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, "Kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maninyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Huwag libutin na karaang araw, sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Bawat sandali tatalha kay wariwalang pati, magkasama tayo sa pagsapit ng sanlangit sa mahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking hini at ako sa iyo'y alaala ng pagkakaibigan. Sa puso'y itagot ingatan. Sa pagsilay ng bukas tignan. Alaala at puso sa minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y buhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawin. At ako sa iyo'y available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga na 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope
Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inuluhog naming ng Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib na iyong kadakilaan upang ang iyong kagandang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kaubang loob po namin po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalukdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Inahawon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po, din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nun sa binyag na ikaw ang kanilang iniibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapalayang Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuan ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.